Tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal, upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin natin mga aral natin beloved preacher, Ronald Rimando. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa tingin, Brother Ray. Purihin natin ang kilang Diyos. Tayo po ay sama-sama manalangin, mga minamahal. Lubos nga. Dakila naming Diyos sa manaming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Ama. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ang lubusan o Diyos. Praise God na pinagpala mo po at tinanggap ang naunang bahagi ng aming pagsamba na kaabot sa iyong trono ng biyaya. Diyan sa rakalangitan naming pinakamamahal na Panginoon, lalo't higit sa iyong napakatamis na presensya na nadarama po ng bawat sa amin, aming pinakamamahal na Panginoon. At nagpapuri at nagpapasalamat din po kaming lubusan o Diyos sa pagkakataon pong ito na kami po ay makapag-aral ng pasalita aming pinakamamahal na Panginoon. Praise God, tinadalangin po namin o God sa paunat panalangin po ng aming ginagalang at minamahal na Pastor Wells Radalmeda. Yung time prophet to God, O Diyos, pagpalaan mo pong lubusan ng pag-aaral ng pasalita. Buksan mo po ang karunungan at unawa ng bawat sa amin, aming pinakamamahal na Panginoon, sa ganang akin po, Diyos. Walang-wala po akong magagawa, O Ama. Gamitin mo po, Diyos, ang aking dila. Buksan mo aking mga labi, may pahayag ng maayos, O Diyos, aming pag-aralan. Ngayong hapong ito, aming pinakamamahal na Panginoon, samahan mo po ako ng iyong kapangyarihan. Aming pinakamamahal na Panginoon, pagpalaan kaming lahat, O Diyos. Ito pang aming samot, panalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal mamahal na Panginoon Jesus, at sa pagkakataong ito ay sama-sama naming sinasaway, itinataboy, pinapalayas, anumang uri gawa ni Satanas, di mahadlang alinlangan, lumayas kayo sa maraming pangalan ni Saul, demons cast out, be bound into hell, and be there forever and ever. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, praise God. Pwede na po kayong umupo, mga minamahal, bagong lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagwalhati, pagsamba, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po, at ako po ay nagbibigay ng aking dobling paggalang at pagbati po sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Weld Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At hindi rin po nating malimutan, mga minamahal, praise God, mga tinuro po sa atin, mga minamahal ko, alaala po sa lahat ng tinuro po sa atin at pinangaral ng ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear, at ganun din po, mga minamahal, sa buong sangbahayan ng ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor, sa lahat ng beloved children, grandchildren, children-in-law, and great-grandchildren of our dearly beloved Pastor. Mga minamahal ko, ako rin po ay nagbibigyan ng aking dobling paggalang po at pagbati, praise God. At ganun din po, mga minamahal, praise God, sa lahat ng kamanggagawa, sa panguna po ng ating beloved Ordin Preacher, praise God, at sa kanyang busang bayan, mga minamahal ko, sa lahat ng ginagamit sa gawa ng mga Panginoon, sa lahat ng beloved preachers, praise God, elder of the church, mga minamahal, at sa inyo po lahat, aking minamahal na kapatid sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating mabait na Diyos, at pag-aralan po natin ngayon, mga minamahal, bigyan po natin ng titulo, praise God, overcomer, mga minamahal, praise God, overcomer. Ibig sabihin, conqueror, champion o winner, mga minamahal, sa Tagalog, mga minamahal ko, mananagumpay, overcomer, someone who overcomes, establish ascendancy and control by force or persuasion. Sa Tagalog, isang nagtagumpay at nakapagtatag ng pamumuno at nakakapag-utos sa pamagitan ng kapangyarihan at panghikayat. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ngunit bago tayo magpatuloy, mga minamahal ko, basahin po muna natin ang dalawang magkasunod na talata dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 9. Ang talata po ay 11 hanggang 12 at 1 Kapitulo po 16. Ang talata po ay 33. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 9, ang talatay 11 at 12. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay nangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda ay nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon ay nahuhuli sa bitag, gayon ang mga anak ng tao ay nasilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, ang talatay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian.
Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Palagpakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Praise God. Mga minamahal ko, kapag sinabing overcomer o mananagumpay, gusto natin yan. Di ba, minamahal? Gusto natin yan. Tayo po ay nagtagumpay, maging mananagumpay. Gusto natin yan. Yan ang gusto natin, mga minamahal. Praise God. Ngunit bago po natin makamit ang tagumpay, siyempre meron po tayong napagtagumpayan. Tama ba, minamahal? Meron tayong napagtagumpay. Hindi ka magiging mananagumpay, hindi ka pwedeng nagtagumpay kung wala kang napagtagumpayan. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Palapakan muna natin ang ating pinakamamalapay noon, mga minamahal. Kaya yung ating napagtagumpayan, siyempre hindi naman po madali yan. Kaya nga napagtagumpayan, ibig sabihin, mahirap yan. Amen? Mahirap yan. Sa keepers po natin, mga minamahal, ordinaryo na lang sa isang tao, mga minamahal. Wala pong katiyakan ang buhay ng tao. Maging ang kapalaran ng tao, mga minamahal, wala pong katiyakan yan. Kapanahunan ng tao, walang katiyakan yan, mga minamahal. Yan po ang tao. Sa keepers natin, mga minamahal, ihinalintulad tayo sa mga ibon, sa mga isda, mga minamahal. Yung isda, normal lang sa kanya, lumalangoy palagi, mga minamahal, praise God. Masaya na siya, lumalangoy palagi, mga minamahal. Ngunit kapag dumating sa kanya ang kapanahunan, kapag siya po ay nahuli ng masamang lambat, malas niya. Dahil diretso siya doon, mga minamahal, sa init, sa apoy, mga minamahal, upang ulamin. Amen? Praise God. Ganon din ang ibon, mga minamahal. Kapag siya po ay nahuli, mga minamahal ko, ng masamang lambat, nahuli, mga minamahal, ng masamang bitag, mga minamahal ko. Praise God. Ang diretso niya, mga minamahal, ulam pa rin, mga minamahal ko. Amen? Praise God. Ganon ang tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mga minamahal, na kapag ikaw ay magaling sa takbuhan, ikaw na ang panalo sa takbuhan. Tama ba, minamahal? Hindi mo pwedeng sabihin ganon na, ako, magaling akong tumakbo, panalo na ako sa takbuhan. Tama ba, minamahal? Lagi nating napag-aaralan nung tayo po yan, nasa elementary days pa lamang, laging hinahalimbawa ng ating mga guro, mga minamahal, si Pagong at si Kuneho, mga minamahal. Lagi silang laging may, praise God, mayroon po silang paligsahan. Ang sabi ni Kuneho, mga minamahal, sabi ni Pagong kay Kuneho, baliktad yata. Ang sabi ni Kuneho kay Pagong, mag-unahan tayo, total, mas mabilis akong tumakbo, sigurado naman mananalo ako. Ngayon, mga minamahal, si Pagong, bagamat siya po ay mabagal tumakbo, tinanggap niya yung hamon ni Kuneho, mga minamahal, o ni Rabbit, mga minamahal. Pareho lang yan. Ngayon, mga minamahal ko, sila po ay nagtakbuhan. Dahil si Rabbit, mga minamahal, mabilis tumakbo at si Pagong mabagal tumakbo, siya po ay naniguro, siya po, mga minamahal, ay kampantina na mananalo. Anong ginawa niya? Siya po ay natulog. Samantalang, si Pagong, mga minamahal, siya po yung nagsumikap na tapusin, mga minamahal, praise God, yung takbuhin upang siya po ay manalo. Ngayon, nasarapan yung tulog ni Kuneho, sino po ang nanalo? Mga minamahal ko, si Pagong. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, praise God, sa buhay ng tao, kung ikaw ay nagsumikap, mga minamahal ko, praise God, makakamit mo ang tagumpay. Kahit na ikaw, mga minamahal, praise God, ay pinakamahina, mga minamahal ko. Kapag ikaw ay nagsumikap, mga minamahal, nalagpasan mo ang pagsubok, nalagpasan mo ang daan, mga minamahal, upang ikaw ay magtagumpay, ikaw ay magiging mananagumpay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Ngunit, mga minamahal, kung ialintulad natin, mga minamahal, praise God, sa keepers natin, kung ialintulad natin ang buhay ng tao doon, mga minamahal, sa isda at sa ibon, mga minamahal ko, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Paano kung ikaw ay nagsumikap, mga minamahal ko, na takbuhin ang dapat takbuhin upang ikaw ay magtagumpay at dumating yung pagkakataon, mga minamahal, na ikaw ay nasilo? Malas mo, hindi ka pa rin magtatagumpay. Tama ba, minamahal? Tama ba? Kahit na ikaw ay nagsumikap, mga minamahal, takbuhin mo, tapusin mo ang pagsubok upang ikaw ay magtagumpay. Kapag ikaw ay nahuli ng masamang lambat, mga minamahal, o nahuli ng masamang bitag, malas mo, hindi ka pa rin nagtagumpay. Tama ba, minamahal? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ngunit, mga minamahal, kapag hindi ka naman nahuli ng masamang lambat o masamang bitag, pinagpala ka. Dahil ikaw ay magtatagumpay. Ngunit sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, sa pangalawang bersikulo na ating nabasa, mga minamahal ko, praise God, sa ating mga Kristiyano, purihin natin ang ating dakilang Diyos, praise God. Ano po pagkasabi dito?
Basahin natin ulit, mga minamahal, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Dinaig na ng Diyos ang sanglibutan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, praise God, pinagpala tayong mga Kristiyano. Tunay na pinili ng malapay noon. Bakit, mga minamahal? Praise God. Sa kalagayan ng sanglibutan, mga minamahal ko, sa kalagayan ng tao na hindi tiyak ang buhay, ngayon nandito na tayo, mga minamahal, praise God, sa iglesia, dito sa kaharian, mga minamahal ko, ng isang mananagumpay, isang tiyak na bagay, magiging mananagumpay po tayo lahat. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos, mga minamahal ko, praise God. Kaya kahit mahina ka man, mga minamahal ko, praise God, kahit mga minamahal ko, praise God, ikaw, mga minamahal, hallelujah, praise God, ay hindi po, mga minamahal, hindi po, hallelujah, praise God, ikaw ay may kakulangan, mga minamahal ko, kapag ikaw ay nagsumikap, mga minamahal. Purihin, sundin ang kalooban ng malapay noon. Sa pagsusumikap mo, ikaw po, mga minamahal, ay magiging perpekto sa harapan ng malapay noon. Ikaw ay maging mananagumpay na. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Kaya, mga minamahal ko, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise God. Kung atin pong ituloy-tuloy ng basa, mga minamahal, dahil, praise God, kapag tayo po, mga minamahal, ay nagiging magmamay-ari ng isang mananagumpay, meron din po tayong tatak. Tama ba, minamahal? Dahil yung mga ibon, mga minamahal, mga isda, kaya sinabi po sa keepers po natin, kapag sila ay nahuli, mga minamahal, ng masamang lambat, hindi po maganda yung kapalaran po nila. O nahuli po sila, mga minamahal, ng masamang bitag, hindi maganda yung kapalaran nila. Ngunit kapag nahuli sila ng mabuting bitag o magandang lambat, mga minamahal, magiging maganda yung kapalaran nila. Tama ba? Ano ba yung mabuting lambat, mga minamahal? Yun yung mga humuhuli ng isda upang sila po ay alagaan. Gawin ilagay po sa aquarium, pakainin ng maayos, mga minamahal. Ingatan sa lahat ng panahon, hindi po sila mamamatay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ganon din po yung ibon, mga minamahal. Praise God. Kapag sila po ay nahuli ng mabuting bitag, mga minamahal, hinuhuli nila yung mga ibon, mga minamahal, hindi upang gawing ulam. Ginagawa po nilang alagaan. Ingatan sa lahat ng panahon, mga minamahal ko, pakainin ng pinakamainam na pagkain, mga minamahal. At kung meron man, mga minamahal, manakit sa kanilang alaga, mga minamahal ko, ang una po, mga minamahal, nasasaklolo sa kanila, walang iba kundi nagmamay-ari doon sa kanilang inaalagaan. Amen? Praise God. Ganun ang kalagayan po natin ngayon, mga minamahal. Praise God. Mga minamahal, tayo po ay iniingatan na ng mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ay protektado na ng mahal na Panginoon. Napakapalad po natin lahat, mga minamahal, na nandito, mga minamahal, sa tamang tulungan, kulungan na kung saan, mga minamahal, tayo pinapasunod ng ating Ama sa Langit na siya ang nagmamay-ari sa atin. Ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal ko, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Kaya, mga minamahal ko, walang pinagkaiba kung ating iugnay yung ating kalagayan bilang mananampalataya doon, mga minamahal. Praise God. Sa ibon at sa isda, mga minamahal ko, isa tayo sa pinakamapalad, sa lahat ng mapalad. Bakit, mga minamahal? Kahit magkaroon ka man, mga minamahal ko, magkaroon ka man ng kayamanan, maging bilyonaryo ka man, maangkin mo man ang kayamanan sa mundo, mga minamahal, kapag wala sa iyong Espiritu ng Diyos, praise God, isa ka pa rin mahirap. Ngunit tayo, mga minamahal, praise God, ang mundo man, mga minamahal, tayo po ay minsan ay tinutuya dahil tayo po ay walang-wala, mga minamahal, ngunit mas mapalad ka pa sa bilyonaryo. Bakit? Kapag nasa iyo ang Espiritu ni Kristo, mga minamahal, kakainggitan ka ng iba. Amen? Praise God. Tama ba, minamahal? Praise God. Kaya yung, praise God, meron po dito sa Bible, mga minamahal, hindi ko lang po nakuha yung verse, mga minamahal ko. Si Simon, mga minamahal, nung nakita po niya yung mga alagad, yung mga apostoles, mga minamahal, nakita niya si Pedro. Siya po ay nagpatong ng kanyang kamay at yung kanyang pinatungan ng kanyang kamay, nagkaroon po ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng Espiritu ng Diyos, nagtaglay na po ng kapangyarihan. Amen? Sabi ni Simon, pagbilan mo ako ng ganyang kapangyarihan. Isa pong manggagaway, isa pong magician, mga minamahal, si Simon. Pagbilan mo ako ng ganyang kapangyarihan. Ngunit sabi ni Pedro, magsisi ka sa iyong sinabi. Magsisi ka. Baka ikaw ay pagkalooban. Hindi ito ipinagbibili. Pinagsusumikapan. Pinagsusumikapan ng Espiritu ng Diyos ang tatak.
praise God, ng mga tunay, mga minamahal ko, na praise God, ng mga anak ng Diyos. Pinili ng ating pinakamamalapay, hinuli ng malapay noon upang ingatan, alagaan sa lahat ng panahon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat pa'y magsabi ng praise the Lord. Praise God. Kamakailan, meron pong nakakita, praise God, isang kalapati. Kalapati, palipad siya, papunta dito, mga minamahal, sa pulpito. Sino pong mga nakakita yun, mga minamahal? Kalapati, diretso siya palipad dito. Pagdating po dito sa pulpito, yung kalapati, nawala. Diretso siya dito, nawala yung kalapati. Ibig sabihin, mga minamahal, yun po ay Espiritu ng Diyos. Amen? Dahil yung Espiritu ng Diyos, mga minamahal, parang kalapati nung binautismuhan. Ang ating mahal pa yung Jesus na siya po ay nagkatawang tapag ahon po niya, karakadaka, nabuksan yung langit, mga minamahal, at bumaba ang isang parang kalapati. Amen? Dumapo sa ating mahal pa yung Jesus Kristo. Kaya, mga minamahal, ibig sabihin, nandito tayo sa ating bahay panambahan, mga minamahal, tayo po ay iniingatan ng ating pinakamamahal pa yung Jesus. Purihin natin ang ating mabait na Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya, mga minamahal, sabi po sa pangalawang versikulo na ating nabasa, purihin natin ating dakilang Diyos. Ang mga bagay nito sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Marami pala tayong kapighatian. Mayroon pala tayong kapighatian dito, mga minamahal. Amen. Ngunit laksan ninyo ang iyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen. Kaya praise God. Kaya yung ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, natatak natin bilang pagmamay-ari niya, mga minamahal ko. Amen. Yung tatak natin ay binigay ng mahal na Panginoon, yung Espiritu Santo, mga minamahal. Praise God, tatak natin bilang pagmamay-ari niya. Ito po ay magagamit natin. Amen? May apat, mga minamahal. Praise God. Hallelujah, praise God. Upang tayo, upang magamit po natin ang tatak po na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, mahal na Panginoong Hesus Kristo. Ano yung una, mga minamahal? Praise God. Basahin po natin. Dito po sa Lucas, Kapitulo 23, ang talata po ay 34. Praise God. Apat na benepisyo, mga minamahal, ng tatak ng Diyos. Amen? Ang una, mga minamahal, weapon and separation from iniquities. Amen? Yun po yung sandata natin, mga minamahal, at paraan upang tayo po ay makalayas, mga minamahal, doon sa pagkakasala. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Amen, Praise the Lord. Ayon po kay Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, ito po sa Kapitulo 23, may talatang 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagkahabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanyang pinagsapalaranan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen, mga minamahal. Bago nagtagumpay ang ating mabait na Diyos, nung siya po ay nagkatawang tao, mga minamahal, siyempre, mga minamahal, ang napagtagumpayan niya yung kamatayan. Hindi pwede, mga minamahal, na lumihis siya o umalis siya doon sa kamatayan. Kaya si Satanas, mga minamahal. Si Pedro, mga minamahal, sabi ni Pedro, hindi pwedeng mangyari ito sa iyo, Panginoon. Sabi ng malapay ng Isus sa kanya, mga minamahal, nung siya pa'y nagkatawang tao, lumayo ka sa akin, Satanas. Amen? Umalis ka dito, Satanas. Amen? Sapagkat, mga minamahal, nais ng malapay noon, tahakin, mga minamahal, ang kamatayan upang mapagtagumpayan ang kamatayan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, praise God, ano yung una, mga minamahal ko, na sinabi ng malapay noon bago pa siya nalagutan, ano yung una sa pitong salita na sinabi ng malapay noon bago pa siya nalagutan ng hininga, mga minamahal ko? Yung mga tao na nanakit sa kanya, mga minamahal ko, ano yung unang sinabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong ibig sabihin noon? Pag-ibig. Amen? Pag-ibig, mga minamahal, yung sandata ng ating dakilang Diyos. Unang-una na sinabi niya, amen? Pag-ibig. Amen? Inibig niya, tinignan niya yung mga tao na gusto niyang iligtas, mga minamahal ko. Amen? Kaya po, mula patuloy nagtatagumpay ang gawain ng dakilang Diyos. Hanggang sa panahon po natin ngayon, ano po yung sandata na ginagamit natin? Pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Bakit po tayo nananatili, mga minamahal? Dahil naranasan po natin ang pag-ibig. Iniibig tayo patuloy, mga minamahal ko, praise God. Praise God, ng ating dakilang Diyos. Iniibig tayo patuloy ng ating mahal na pastor. Pinapanalangin tayo, ipiniibig tayo patuloy ng mga manggagawa ng malapain. Iniibig tayo patuloy ng mga nangasiwa sa atin. Amen? Hindi naging maayos ang kalagaan nating pagsanbak. Wala po ang pag-ibig. Tama ba, minamahal? Sa mga manggagawa, minsan pagtitingnan mga manggagawa, parang napakasarap ng buhay ng mga manggagawa. Dahil yun ang tingin ko noon eh. Baguhan ako, mga minamahal.
You know, parang napakasarap ng buhay ng mga gawa. Napakagalang-galang sila. I mean, pag kasuutan nila, parang hindi mo talaga sila mahipo, mga minamahal. Kapag sila po ay nakausap mo, grabing pasalamat mo na sa malapay noon. Ganun ako nung baguhan ako, kaya ang taas ng tingin ko sa mga manggagawa, mga minamahal ko. Pero akala natin, napakadali, mga minamahal, ang buhay ng manggagawa. Amen, praise God. Alam niyo, mga minamahal, kung isa-isain mo, napakahirap. Kung pwede lang magpalitan po tayo ng sitwasyon, makikipagpalitan ako. Ngunit dahil tinawag ako ng malapay noon, ako po patuloy nakatayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Praise God. Physically, mentally, mga minal, kung paano ang ating dakilang Diyos, nung siya po ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, kung ano po ay naranasan ng ating dakilang Diyos, nararanasan din po ng mga lingkod ng ating pinakamamalapay noon. Minsan yung aming physical na pangatawan, mga minamahal, nahirapan din. Amen? Praise God. Kaya mga minamahal, sabi ko sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, kapag nakikita ko siya dyan sa kanyang prayer house, mga minamahal, dahil ako masyadong mapagtulog, mga minamahal, minsan labas ako ng labas, lalo na paggabi, mga minamahal, nakita ko ating beloved ordained preacher, talaga siyang puri ng puri, panalangin sa malapay noon. Kaya sabi ko, beloved kuya, kung pwede lang akuin ko yung paggampan mo, beloved kuya, para ikay magpatuloy mag-preach, hindi ka manghina, gagampanan ko, praise God. Ngunit mahina lang din ang physical na pangatawan ko. Ngunit kahit ganun, mga minamahal, kapag dumarating sa akin ng mga problema, mga prayer request, mga minamahal, pray over, mga minamahal, hindi ko na pinaparating sa ating beloved ordained preacher para mabawas-bawasan po yung kanilang dinadala. Dahil kapag may dumating po, mga minamahal, ng mga problema nyo, dinadala po namin yun. Grabe pong hirap po nang ipanalangin yun. Ang sama, kung gaano kayo nasasaktan, ganun din po kami nasasaktan. Kaya napapansin nyo, mga minamahal, minsan gumagaan po yung mga problema nyo dahil po may kasama na rin po kayo, mga minamahal, na nanalangin po dyan. Amen, praise God. Kaya mga minamahal, bilang manggagawa, mga minamahal, nanghihina din ang aming physical na pangatawan. Ngunit bagamat nanghihina ang aming physical na pangatawan, sa araw-araw po namin pagpupuri sa malapay noon, mga minamahal, yung aming katawan na panlabas humihina, ngunit yung aming katawan na panloob ay lumalakas, pinapalakas ng ating pinakamamalapay noon. Kapag nararamdaman na namin ang presensya ng ating dakilang Diyos, galing na pong kagalakan, hallelujah, doon po kami lumalakas, pinapalakas ng ating pinakamamalapay noon. Hallelujah. Kaya minsan, kapag Thanksgiving na Thanksgiving, sabi na po nung nagpapaawit, minsan nalulungkot pa ako, mga minamahal, nalulungkot pa kami. Kaya minsan tinutuloy na lang namin sa quarters po namin yung pag-iyak sa malapay noon, pagpupuri sa malapay noon, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise God. Kaya doon po kami pinapalakas ng ating pinakamamalapay noon sa pag-ibig. Ano yung unang bunga? Nine fruits of the Holy Spirit. Ano yung unang bunga? Pag-ibig. Amen? Kapag may nagawa mo yung pag-ibig, iningatan mo yung pag-ibig, mga minamahal, the rest of the nine fruits of the Holy Spirit, mga minamahal, maaangkin mo na rin. Hindi mo pwedeng angkinin, mga hindi mo maaangkin yung mga sumusunod pa, mga minamahal, na bunga ng Holy Spirit kung wala po yung pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sikreto, mga minamahal, praise God, kung gusto mong angkinin, praise God, yung eight fruits of Holy Spirit, mga minamahal, unahin mo, praise God, yung una sa nine fruits of Holy Spirit, yun po yung pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord, praise God. Ngayon, mga minamahal, ang pangalawa sa apat na benepisyo ng tatak ng Diyos, love and bless. Amen? Praise God, love and bless. Yun po yung number two, mga minamahal, sa apat na benepisyo ng tatak ng Diyos. Dahil pag mamay-ari na tayo ng Diyos, mga minamahal, meron na po tayong tatak. Pakibasa po dito po sa 1 Samuel kapitulo po 18, ang talata po ay 4. Praise the Lord. Dito po sa aklat, 1 Samuel po 18, ang talata po ay 4. Dito po sa unang aklat ni Samuel, Kabanatang 18, versikulo 6. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi. At nangyari pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Pilisteo, na ang mga babae ay lumabas mula... Excuse me, Ninong. Unang Samuel, kapitulo po 18, ang talata po ay 4. Dito po sa Unang Samuel, versikulo 18, Kabanatang 18, versikulo 4. At hinubad ni Jonathan ang kanyang balabal na nakasuot sa kanya, at ibinigay kay David, at ang kanyang kasuotan, pati ng kanyang tabak, at ng kanyang busog, at ng kanyang pamikis. Amen.
Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng Praise the Lord. Sino nga ba, mga minamahal, si David? Hindi pa po siya hari noon. Sino ba si David, mga minamahal? Isang ordinaryo lamang na nagpapastol ng mga tupa, mga minamahal. Tagapastol ng kanyang tatay. Siya po ay bata pa lang, 15 years old. Hindi ako nagkakamali, mga minamahal, at that time, mga minamahal ko. Praise God. Si David, mga minamahal, that time, isa po lang po siyang simpleng tao, mga minamahal. Hindi po siya hari, mga minamahal, nagpapastol ng katupahan ng kanyang ama, mga minamahal. Ngunit bakit, mga minamahal, hinubad ni Jonathan? Si Jonathan, anak po siya ng hari. Anak siya ni Haring Saul, mga minamahal. Ngunit bakit hinubad ni Jonathan yung meron sa kanya at ibinigay, mga minamahal, kay David, mga minamahal, na isa lamang po siyang pastol, mga minamahal ko? Bakit, mga minamahal? Dahil si David that time, mga minamahal, siya na po, mga minamahal, ay malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya na po ay laging nagpupuri sa mahal na Panginoon. Bagamat siya po ay nagpapastol, mga minamahal, ang kagalakan po niya, laging inaawitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay uhaw na uhaw, mga minamahal, kapag hindi po niya naawitan ang ating mabait at mapagpalang Diyos, mga minamahal. Praise God. Ngayon, mga minamahal, dahil sa kanyang pagganap, paggawa ng ganun, mga minamahal, yung Espiritu ng Diyos bumababa po kay David, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya kapag tayo po, mga minamahal, ay may Espiritu ng Diyos, huwag kayong magtaka kung bakit minsan, mga minamahal, hindi mo naman kaano-ano, minsan may nagbibigay sa'yo. Nangyari po sa amin yan, mga minamahal, kagalakan po namin dahil yun po ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Minsan, hindi ko na po babanggitin, minsan mga minamahal, may mag-aab, kahit kami lang mga minamahal, kahit hindi sa ating beloved ordained preacher, kahit kami lang mga minamahal, aking beloved sweetheart, minsan, hallelujah, praise God, may nag-aabot sa amin, 5,000, amen, minsan may kapag kami sa amin, treat, pag may laman yung kanilang kamay, praise God, pagtingin ko, 3,000 mga minamahal, hindi ako malapit sa mga kapatiran na yun, dito lang yun, minamahal. Hindi ako malapit sa mga kapatiran na yun, mga minamahal. Praise God, kaya totoo, mga minamahal, ang ipinapangaral ng ating dearly beloved pastor, totoo ang pinapangaral sa amin palagi ng ating beloved ordained preacher kapag may meeting po kami, mga minamahal. Dahil yun po, praise God, ang nakita po nila at pinangaral po sa kanila, mga minamahal. Praise God, at nakita nilang ipinasamuhay ng ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, na kanilang isinasagawa ngayon. At amin din pong na-absorb, tunay, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamalapan. Kapag nasa iyo, mga minamahal ko, yung Espiritu ng Diyos, mga minamahal, maraming magmamahal sa iyo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos at pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sino nga ba kami, mga minamahal? Isa lamang po kaming simple, mga minamahal na mga tao. Praise God, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maya-maya, may pagpapala nagmumula sa ating dakilang Diyos. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya, mga minamahal, praise God, ano ang bintahe natin? Praise God, sa mundo na ating kinagagalawan. Dati, mga minamahal, kapag may problema tayo, praise God, kapag may utang tayo, sabihin na natin, utang natin, mga minamahal, kapag may utang tayo, anong ginagawa natin para mabayaran natin yung utang natin? Of course, mga minamahal, tayo po ay uutang ulit upang mabayaran yung utang natin, lalo na po pag ginigipit tayo. Tama ba? Minamahal, lalo na kapag ginigipit ka, mga minamahal ko, ang gagawin mo, mangungutang ka ulit para may maibayad ka sa utang mo. Tama ba, minamahal? Praise God. Ngayon, mga minamahal ko, praise God, hallelujah, praise God. Sa pinagkautangan mo, siyempre may tubo yun. Kaya ang magiging problemahin mo na, dalawa na. Tama ba, minamahal? Yung utang mo at saka yung tubo ng utang mo. Praise God. Ganun po ang tao, mga minamahal. Ngunit tayo po, mga minamahal, kapag nasa atin yung Espiritu ng Diyos, ano ang sabi ng Bible? Kapag magkulang ang sinuman sa inyo, tumawag sa ating dakilang Diyos. Amen? Ilahad mo sa malapay ng pangailangan mo, mga minamahal. Praise God. Kahit hindi ka na mangutang, mga minamahal, maya-maya, praise God, yung problema mo, praise God, bibigyan na ng katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Praise God. Pangatlo, mga minamahal, praise God, sa apat na benepisyo, praise God, ng tatak ng Diyos, praise God, powerful and undefeated. Magiging makapangyarihan tayo, mga minamahal, at hindi po magagapi ninuman. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Pakibasa po Acts 1:8. At ihanda na po, mga minamahal, ang dalawang magkasunod na versikulo. Ating last verse po, Philippians chapter 3 verse 20 at Revelation chapter 11 verse 12. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, ang talatay 8, ito pong nakasulat. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hodeya at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan
ng lupa. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat pa yung magsabi ng praise the Lord. Magiging makapangyarihan na tayo, mga minamahal, at hindi po magagapi ng sinuman. Sabi po ng Matthew chapter, Matthew chapter 16 verse 18, mga minamahal, Peter, upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Mga minamahal, hindi na po tayo mapagtatagumpayan ni Satanas. Amen? Praise God, sino po ba, mga minamahal, praise God, upon this rock, I will build my church. Sino pa yung mga church ng malapay noon? Ikaw at ako, mga minamahal, praise God, na kung saan nasa atin yung espiritu ng ating dakilang Diyos. Ikaw at ako, mga minamahal, ang church ng ating dakilang Diyos. Amen? Bakit napagtagumpayan ni Hari ni David, mga minamahal? Hindi pa siya hari that time, mga minamahal ko. Praise God, bakit napagtagumpayan niya si Goliath? Kaya naging hari si David dahil napagtagumpayan niya si Goliath. Hindi naman magiging hari si David, mga minamahal, kung hindi niya napagtagumpayan si Goliath. Kaya kapag gusto natin maging mananagumpay, mga minamahal ko, kinakailangan may mapagtagumpayan po tayo. Amen? At sigurado na po tayong magtatagumpay sapagkat nasa atin po yung espiritu ng mananagumpay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Ngayon, mga minamahal, bakit po, mga minamahal, napagtagumpayan ni David, mga minamahal, ang batang David, ang binatilyong David, mga minamahal, yung napakalaki, mga minamahal, praise God, na higanting gulayat at bihasa, mga minamahal ko, praise God, sa pakikipagbaka, mga minamahal, marami nang pinatay, ngunit bakit napagtagumpayan ng 15 years old, mga minamahal, na David, si gulayat, mga minamahal? Hindi dahil, mga minamahal, siya po ay bihasa sa tirador, hindi dahil, mga minamahal, siya po ay malakas na panuntok, kundi dahil meron siyang makapangyarihang Diyos. Amen? Praise God. Meron siyang tatak ng Diyos, mga minamahal. Praise God. Kaya niya napatumba si Goliath. Ano man yung kanyang sinabi, mga minamahal ko, nangyari dahil nasa kanya, mga minamahal, yung tatak ng Diyos. Amen? Kaya, mga minamahal, ano man po yung haharang-harang, mga minamahal ko, sa ating mga daanan upang masunod yung kalooban ng malapay noon. Amen, praise God. Hindi yan magtatagumpay kapag nasa atin po yung espiritu ng mananagumpay. Wala tayong katatakutan, mga minamahal. Praise God, kung sila po, mga minamahal, nagsasabi malakas, sila po ang matatakot kapag nakita po nila yung kapangyarihan ng mananagumpay nasa atin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya, mga minamahal ko, ano man kinakaharap mo ngayon, pagsubok, mga minamahal, mga hadlang, upang ikaw ay makapagpatuloy maglingkod sa malapay noon, mga minamahal ko, isipin mo, mga minamahal ko, si Haring David nagtagumpay, napatumba niya si Goliath. Hindi malayo, mga minamahal, praise God, mangyayari din sa iyo yan. Mapapagtagumpayan mo anuman po, mga minamahal, ang kinakaharap mo ngayon. Karamdaman man yan, problema man yan, mga minamahal, panatilihin mong nasa iyo ang tatak ng Diyos, mga minamahal, na kung saan ang Espiritu ng Diyos, ikaw ay magtatagumpay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise God. At pakibasa na po natin, mga minamahal, ang ating dalawang magkasunod na versikulo. Philippians chapter 4 verse... sorry po. Philippians chapter 3 verse 20 at Revelation chapter 11 verse 12. Ang pang-apat po, mga minamahal, sa benepisyo ng tatak ng Diyos ay protected and always ready to go home. Amen? Iniingatan at laging nahahanda. Amen? Sa pag-uwi sa ating totoong tahanan. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Philippians chapter 3 verse 20 at Revelation chapter 11 verse 12. At manghanda na po ang mga awit ng ating dakilang Diyos. Awitin po natin sa ating altar call po, mga minamahal, Victor's Crown. Yung bago po, minamahal, praise God, English at Tagalog po. Amen. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, may talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Dito naman po sa Apokalipsis 11:12. At narinig nila, umakyat kayo rito, at sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap, at pinagpasdan sila sa kanilang mga kaaway. Amen. Amen. Pakidagdag mo nga, beloved kuya, dito sa Revelation chapter 21 verse 7 po. Apokalipsis chapter 21 verse 7. 21 talata po, 7. Sorry po, wala po sa kodigo po natin yan. Apokalipsis kapitulo 21 may talatang 7. 7. Ang magtatagumpay ay nagmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya. At siya ay magiging anak ko. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang magtatagumpay at magmana ng mga bagay nito. At ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Amen?
Siyempre, kung nasaan yung ama, nandun din yung anak, mga minamahal ko. Kaya kapag nagtagumpay tayo, maging anak tayo ng Diyos patuloy, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At kung anak tayo ng Diyos, mga minamahal, hindi po tayo taga rito. Hindi po tayo taga rito. Tanggapin na po natin yan, mga minamahal. Hindi po tayo taga rito. Tayo manlalakbay lamang, mga minamahal. Tagat na langit po talaga tayo, mga minamahal. Amen. Ang pagkamamamayan natin, mga minamahal, sa langit po, nandun naghihintay yung totoo po nating tahanan, mansyon na tahanan, mga minamahal. Yung ating tinitirhan dito sa lupa, mga minamahal, pansamantala lamang yan habang nandito po tayo, mga minamahal. Ngunit ang totoo nating tahanan, naghihintay sa piling ng ating Ama. Sa langit, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Meron po akong mga nakasama, meron po tayong nakasama sa dako po ng Saudi, mga minamahal. Praise God. Mga kapatiran po natin, mga minamahal. Nurses po from Libya before, mga minamahal. Sa Libya, mga minamahal, isa pong napakayaman na bansa po yan dati, mga minamahal. Nung napagtagumpayan ni Muammar Gaddafi, mga minamahal, ang isang hari, isa po siyang batang sundalo, mga minamahal ko, na pagtagumpay niya yung hari, mga minamahal, through coup d'etat, mga minamahal, siya po ay naging mananagumpay at nagkaroon siya ng kaharian doon sa Libya, mga minamahal. Praise God, napaayos niya yung Libya, mga minamahal, napayaman niya, mga minamahal ko, ngunit nagkamali siya dahil inangkin niya yung karangalan ng Diyos, King of Kings, mga minamahal ko, King of Kings of... Ano nga ba yun? Sinabi niya? Basta tinawag niya sarili niya King of Kings, mga minamahal. Praise God. Ngayon, mga minamahal, karangalan ng Diyos yun. Doon siya bumagsak sapagkat kinuha niya yung karangalan ng Diyos. Ngayon, mga minamahal, praise God, meron po tayong mga kababayan doon o kapatiran doon, mga minamahal, sa Libya bago sumiklab yung kaguluhan po doon. Ngayon, ang sabi po ng ating imbahada po doon, sabi sa mga kababayan po natin doon, mag-ayos na kayo, umalis na tayo dahil sisiklab ang gera dito sa Libya. Ang sabi ng ating imbahada po doon. Ngayon, mga minamahal, yung kapatiran po nating mga nurses po doon, yung iba, sumunod doon, mga minamahal, sa sinasabi ng imbahada. Sila pa ay pumunta sa imbahada at lumipad patungo po ng Pilipinas. Ngunit yung iba, mga minamahal, praise God, sapagkat doon, mga minamahal, ay mayaman na bansa, malaki yung offer po nila. Sabi ng mga kapatiran po natin, yung sweldo ninyo, gagawin namin na 5 beses. Manatili lamang kayo dito sapagkat wala ng nurses dito. Yun yung alok ng gobyerno nila, mga minamahal. Ngunit yung ating mga minamahal na kapatiran, pinili nilang umuwi sa totoo nilang tahanan. Ganun ang gagawin ni Satanas, mga minamahal. Maraming iaalok yan dito sa mundo nating kinagalawan upang hindi ka lamang manatili, mga minamahal, doon sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano nangyari, mga minamahal? Pwes ganun nakauwi yung ating mga minamahal na kapatiran from Libya, mga minamahal. Pagka-uwi na pagka-uwi po nila, sumiklab ang gera. Ano pong nangyari, mga minamahal, sa Libya? Naging lawlessness. Ngayon, mga minamahal, yung mga naiwan, hindi na po malaman kung saan na po sila, mga minamahal. Andun yung mga gang rapes, mga minamahal. Ang dami pong mga patayan, mga minamahal. Ang daming mga nangyaring mga bombing, mga minamahal. Hindi na po matagpuan yung dati nilang kasamahan. Ngunit yung ating mga minamahal na kapatiran na sumunod, mga minamahal ko, sa ating imbahada, sila po'y ligtas sa Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, napakalapit na pagbabalik ng Malapinoon. Bakit matapang ang pangangaral, mga minamahal, kahit saan sa lahat ng mangaral ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, matapang na ipinapangaral ang malapit ng pagbabalik ng Malapinoon. Kinakailang magsisi, mga minamahal, panatilihin ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, sa atin. Dahil nais po, mga minamahal, praise God, ng ating dakilang Diyos na gumagamit po sa bawat isa sa amin, wala pong maiiwanan. Tayo po lahat maliligtas. Tayo po lahat, mga minamahal, makarating doon sa tunay po nating tahanan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sikreto, mga minamahal, praise God, upang tayo po ay makakasiguro, mga minamahal ko, na makarating sa tunay po nating tahanan, sa tunay po nating bayan, sa tunay po nating tirahan, palagi po nating anyayahan ang Espiritu ng Diyos na sa atin palagi, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal ko, sa ating pag-awit sa ating dakilang Diyos, tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Pagsumikapan po natin, ramdamin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsumikapan natin, mga minamahal, praise God, na mag-alab palagi ang Espiritu ng Diyos na suma sa atin. Praise God, ganun po yung lagi po namin ginagawa sa araw-araw po namin pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hindi po namin tinatapos, mga minamahal, ang pagpupuri sa mahal na Panginoon hanggat hindi namin maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, tayo na minamahal na kapatiran, 3 times a day,
tayo nakakadalo sa three times a day, three times a week na ating pagdalo, mga minamahal. Pag sumikapan natin palagi, maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos, sapagkat hindi tayo magiging mananagumpay, hindi tayo magtatagumpay sa labang ito kung wala ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Anyayahan mo ang presensya ng Diyos. Anyayahan mo ang presensya ng Diyos. Maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Mag-iinis sa iyo ang presensya ng Diyos. Dahil yan ang tatak ng Diyos. Hallelujah. Ikaw ang lagi kong kasama sa lahat ng laban ko. At aking napatunayan na ako'y hawak mo. Ako'y iyong tinutulungan at pinagtatangon. Kaya't ikaw ay lagi ko uwi. Ang iyong kadakilaan, ang lahat ay lulukol sa pangalan mo. Go away.
tagumpay, ikaw ay tagumpay. Pag-ibig mo'y wala nang dadahi, pangarap mo'y wala nang malulubing. Ikaw ang ating ang Diyos, ikaw ay tagumpay, ikaw ay tagumpay. Pag-ibig mo'y wala nang dadahi, pangarap mo'y ikaw ay tagumpay, ikaw ay tagumpay. Pag-ibig mo'y wala nang dadahi, pangarap mo'y wala nang kalulubing. Ikaw ang nakilang Diyos, ikaw ay tagumpay, ikaw ay tagumpay. Hello. Hello. Beloved choirs, manatili muna kayo dyan, minamahal. Manatili muna kayo. God. Beloved choirs, dyan muna kayo minamahal. Beloved Sister Aji, purihin natin the kingdom of Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, nasa panahon po tayo na critical. Kung bakit ka nagpapatuloy na rito, ibig sabihin, ipinagtatagumpay tayo patuloy ng ating the kingdom of Diyos. Kapag nabigo tayo na magtagumpay, kapag nabigo ka na magtagumpay, ang mundo na ating kinagagalawan, magiging lawlessness ito, mga minamahal. Wala kang batas na malalapitan. Kaya ito yung pagkakataon, mga minamahal ko. Ito yung panahon, mga minamahal. Magpatuloy na at patuloy pa natin anyayahan ang presensya ng ating nagkilang Diyos upang tayo po'y maging mananagumpay. Hallelujah! Awitan natin patuloy ang ating nagkilang Diyos. Sa ating panalangin, sa ating dakilang Diyos. Meron po kayong mga problema, mga minamahal ko. Hallelujah, praise God. Meron po kayong kabigatan sa buhay. Ilapit natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna ay manalangin sa ating napakabait na Diyos sa langit. Dakila naming Diyos, sama naming banal sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal, Panginoon. Aming po'y nagpupurit, nagpapasalamat ng lubusan, mahal, Panginoon. Sa iyong salita namin na pag-aralan ngayong hapong ito, nagpupurit, nagpapasalamat din po kami ng lupusan. Patuloy kami naging mananagumpay. Dahil nasa amin ka na matunay na mananagumpay. Maraming salamat sa iyong matamis na presensya. Patuloy pong umaaliw, nagpapalakas sa amin, aming dakilang Diyos at nagsisilipunan. Alalipis kayo kapangyarihan, aming mabait na Diyos. Dinadalain po namin, O God, sino po sa aking minamalakapatiran o Diyos narito. Malapay noon, praise God, aming itaglay na karamdaman, problema at suliranin, malapay noon. Idinudulog po namin sa iyo, malapay noon, ganyan patutuo, aming dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang lahat, malapay noon, patuloy maging mananagumpay. Ang simaligayang pagbabalik ko, Diyos, ito pong aming samot, panalangin si matamis at makarap
pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salpis God, meron po ang taglay na karamdaman, mga minamahal. Problema at suliran, may karamdaman po kayo. Ipatong po ninyo ang isang kamay sa parte ng karamdaman, mga minamahal. Yung isang kamay sa parte po ng ulo, mga minamahal. May mabigat na problema po kayo, mga minamahal. Itaas po ninyo ang dalawang kamay, aming mga minamahal ko. At tayo po, mga minamahal, ay sama-sama po, mga minamahal, magpalayas. Praise God. Dakila naming Diyos sa manaming banal si matamis at makapangyarihang pangalan mo ang pinakamamahal na Hesus Kristo sa kapangyarihan na pinagkalubo po sa amin namin pinakamamahal na sa pagkakataong ito ay sama-sama namin pinapalayas sa namang uri gawin ni Satanas nagpapahirap sa aming pisikal na pagkakataong di mo nag-cancer kagaya ng cancer, leukemia, TB, diabetes, di mo yan ang mga problema at suliranin, di mo yan ang COVID-19, lumayas kayo sa maraming pangalan, di mo yan ang trangkaso, sipon, skin allergy, di mo sa rheumatoid arthritis, cast out, di mo this Jesus, lumayas kayo sa maraming pangalan ni Jesus, pumunta ka sa kalaliman ng dagat sa pangalan ni Jesus. Cast out them this Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Tayo po mga minamahal ay lumundag ng tatlong beses, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Tanda pa ng ating pagtatagumpay. Sabay-sabay po tayo minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. God bless you so much po, mga minamahal. Pwede na po tayong umupo. Love you so much po, but our dearest Jesus loves us more and more. At tayo na po, mga minamahal, ay dadako po sa ating announcement. Pinagkakalob na po natin sa ating beloved ordained preacher, Brother Fred D. Assis po. Bless you, beloved. Bless you, Brother Ronald. Puyan natin, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang ating panambahan. At tayo po ay pinagpala sa unang dalangin nating inagalang, Mala Pastor, Evangelist Willis Almeida, and beloved family. Sabagat nabalik na po ang ating Wednesday live webcast sa ating Friday. Nagpakan natin, Mala Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At lahat na ating mga nakikita ng mga pagpapala, mga tagumpay because of the leading prayers na ating mga pastor. Amen? Punin natin mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. At tuloy-tuloy pa ating panabahan sa ating overnight prayers sa this coming Friday. Na mahal, punin natin mga Panginoon na napakasarap po mag-overnight. At bagamat masabi natin na lampas na po yung Marso sa Abril, Mayo na, pero mainit pa rin. Kaya masarap talaga sa gabi sa ating overnight prayer. Huwag po kayo ma-absent, tinamahal, sa ating overnight prayer sa darating na Biyernes, 10 p.m. to 4 a.m. in the morning. Puri natin may napay na on. Amen? A Sunday, sa Linggo, ating panambahan ay 9 a.m. to 3 p.m. Purihin natin meron. God bless you so much. Purihin ang Malapinoon at salamat sa Malapinoon na lagi po tayong ginagabayan maging sa ating natapos na community pantry na matagumpay sa unang panalangin ating Mala Pastor. At napakadami po yung tumanggap. Lahat po nung pumila dyan sa labas sa ating community pantry with the Divine Blessing Foundation, ni Mahal. At lahat po yan na nakapila dyan siguro nung panghuli, mga magic 500 or more or less 500 na katao, lahat po yan ay tumanggap sa ating Mahal na Panginoon. Amen? At saka provided, ni Mahal, sa unang panalangin natin, Mahal na Pastor, Willard Family, provided po, hindi po namin nakalain na makapagbibigay po tayo ng ganun kadaming bigas, mga groceries, mga vegetables, just at the right time, minamahal. Kaunti lang po yung hawak namin bago po mag-Monday. Pero at the right time, marami pong dumating na mga pagpapala. Amen? Talagang totoo manasulatan, pag tayo po ay humawak sa panampalataya, yan ang binanggit natin nung last na unang community pantry natin, kasi hindi, yung iba po hindi nabigyan eh, naubusan. Sabi namin, bumalik kayo sa hindi nabigyan at lahat kayo mabibigyan. Pero wala po tayong inaasahan, nilamahal. Yan po yung salita ng pananampalataya. Totoo ang Biblia.
Magbitiw ka ng salita na may pananampalataya at yun ay mangyayari. Inamahal. Magbitiw ka ng faith. Yung salita mo, samahan mo na nagbanggit ka ng mga future na gusto mo mangyari, samahan mo lang pa yung pananampalataya sa puso mo. Banggitin mo na with faith in your heart. Yan po ay magaganap at magaganap. Purihin natin mga mahal na Pinoy. Palapakan po natin ating mahal na Pinoy Jesus. God bless you, mga mahal. At sa Friday, sama-sama po tayo sa Open Night Prayer. God bless you. Kung wala na po announcement, tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Ating beloved Brother Ernesto Marquez, tawagan po natin sa ating closing, pansamantalang paghiwalay sa closing. Tumayo na po tayo na mahal sa ating closing prayer. Purihin na mahal. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved OP. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin po sa ating pong pagtatapos. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mahalapang noon sa pangunandalangin ng aming mahalap pastor. Mahalapang noon na kami pinagpupurit at papasalamat sa iyong pangunguna sa aming pananambahan sa iyo sa araw na ito. Mahalap noon maraming salamat po sa iyong banal na espiritu na patuloy mong ipinadarama sa bawat sa amin. Mahalapang noon. Hallelujah. Maraming salamat po sa kalakasan, kalusugan ng Panginoon. Patuloy mong ipinagkakalob sa bawat sa amin sa araw-araw, mahalapang noon. Maging sa araw na ito, mahalap na simula sa pag-aawitan ng Joyful Solemn Song. Mahalap noon, maraming salamat po sa iyo sa patuloy naming napapakinggan ng mga patotoo po sa salamat. Mahalap noon, maraming salamat po. Maging sa pagbibigay, hallelujah. At sa salita ng buhay na patuloy naming napag-aaralan, may kalayaan. Mahalap noon, maraming salamat po sa iyo, mahalap noon. Sa mga papuring awitin na patuloy na inayaalay sa iyo, mahalap na maraming salamat po, hallelujah. At amin din pong dalangin sa iyo, mahalap na ay patuloy mo rin pong pagkaloban na iba yung kalakasan, kalusugan ng pagtawa ng aming beloved pastor, sampu ng kanyang mga anak, mahalap na hallelujah. Ganon din po, kung paano mo po kami idinako sa lugar na ito na ligtas, mahalap na amin tong dalangin sa iyo, naway ihatid mo rin po kami na, sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas, mahalap na hallelujah. Sa pangunang dalangin namin, beloved pastor, ito pong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.